Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Dillon Brooks sa naging away nila ni DeMar DeRozan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang bagong player na papalit kay Jalen Hood-Chifino sa koponan ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, bago pa man nga po manalo kahapon ng Houston Rockets laban sa Chicago Bulls, ay nagkaroon muna nga po dito ng kaguluhan sa pagitan ng kanilang mga players na sina Dillon Brooks at ni DeMar DeRozan. At nag-umpisa nga po iyan ang mabangga ni DeRozan si Jalen Green sa isang play sa third quarter ng kanilang laro. At hindi rin naman nga po ito kinagusto ni Brooks gayong muntikan na nga po dito magtamo ng injury ang kanyang teammate. Kaya agad na nga po niyang kinompronta si DeRozan na hindi rin nagpatinag sa kanilang sagutan. Kaya medyo nagkatulakan at nagka-physical na nga po silang dalawa sa loob ng court. Mabuti na lang at naawat rin naman nga po sila agad ng kanilang mga teammates at coaches kaya hindi na lumalaban ang sitwasyon. Sadyang meron at meron para naman nga pong tumumba ng mga players at coaches sa nangyaring gulo. At pagkatapos nga po niyan ay hindi na nga po naiwasan pa ng ilang mga fans at commentator ng Bulls na pahiyain si Dillon Brooks sa media since hindi na nga na po talaga magandang ugali nito. Ngunit ayon na rin naman nga po kay Dillon Brooks, pinagtanggol lang naman nga daw po niya ang kanyang teammate na si Jalen Green. Gayong muntikan na nga po itong magtamo ng injury dahil sa chip shot na ginawa ni DeMar DeRozan. Kaya tama lamang nga daw po ang kanyang ginawa sa kanila naging laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang bagong player na papalit kay Jalen Hood-Chifino sa koponan ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, official na nga pong out for the season ng rookie guard ng Lakers na si Jalen Hood-Chifino matapos itong sumailalim sa isang operasyon para ayusin ang kanyang injury sa kanyang likod. Kaya inaasahan nga po na hindi na siya makakapaglaro ngayong season since kakailanganin nga po niya ng mahaba-habang oras upang tuluyang gumaling ang kanyang injury. Pero isang malaking katanungan nga po ngayon ay kung sino nga bang ipapalit nila sa kanyang pwesto. Well, marami na rin naman nga po mga fans ang nagsasabi na kailangan na nga po nila itong i-wave o tanggalin sa kanilang lineup since isa rin naman nga po itong bust na rookie upang makabuo sila ng isang bakanting pwesto na pwede nga po nilang gamitin para makuha si Dwight Howard. Ngunit ayon nga po kay Trevor Lane ng Lakers Nation, imposible rin naman nga po ito na i-wave ng kanilang front office bagkus plano na lamang nga po nila itong gamitin bilang trade asset sa darating na offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.